Magandang araw mga ka-approximately. Welcome back to my channel, Pax 1 Approximately Reviews. Nandito ako para i-test fire itong bagong gawa ko na BBS alcohol gun. Bali wala pa tong kulay at saka hindi pa nakapits yung mga ano nito. Bali kumbaga sa ano 90% pa lang na tapos to. So ite-test fire ko siya para makita natin kung okay ba yung ginawa ko. So bali ito siya. Ayan. Bolt action nga pala to mga ka-approximately. Yung ginawa ko, sinubukan kong gumawa ng bolt action. Oh, ito siya. Tapos di ko oriente siya yung electric power module high voltage. Tapos yung pinaka ka-switch niya, yung pinaka-switch nung gatilyo, bali hindi ko alam kung anong tawag nito. Basta sa pindutan niya ng mga DVD, inuha ko ron. So mga ka-approximately, tara samahan niyo ako. I-test fire natin to. Pero bago ang lahat, ito muna yung nagbabagang intro. So mga ka-approximately, ito nga pala yung lata na tatargetin natin. Bali, tinarget ko na siya kanina. So may butas siya dyan, isa. Isa lang yung, dalawa. Yung tumagos sa kanya, tumagos. Ayun, ito yung butas sa kabila. Dyan pumasok yung bala, dito lumabas. So bali, dalawa lang yung butas niyan. Ito pa rin yung tatargetin natin ngayon. So ilalagay ko siya roon sa ano, sa walang kamatayang approximately 5 meters. So bali dito tayo pepesto sa dating pesto. Yan. So meron akong metro rito pang sukat pero hindi ko siya susukatin kasi pag sinukat ko siya hindi na siya approximately. So tara mga ka-approximately, samahan niyo ako, test fire natin. Lalagay ko muna siya dito. Harap natin yung halo-halo. Diyan ko siya titirahin. Yan. Ito ko lang ilalagay yung camera sa malapit. So mga approximately, dito ako pepesto sa walang kamatayang 5 meters. Bali yung BBS bullet ko is, ang timbang niya is 0.30 grams. So pump tayo ng tatlo. Yun, sa full siya mga ka-approximately. So, tignan natin yung tama. So, ayan yung tama niya. So, tumagos siya doon sa likod. Nagkaroon ng katabi yung dating butas. So, apat na yung butas niya. So, targetin natin uli na isa pa.
Uli tayo, tatlo. 1, 2, 3. Tapol uli, mga ka-approximately. Dito naman yung tama niya, mga ka-approximately. Ito yung tama kanina. Pangalawa, pangatlo. So, hindi na siya tumagos ka-approximately. Bumukol lang siya. Andun yung bala sa loob. So, te-testing ako uli ng target uli. Tatlong pump, mga ka-approximately. Tinumaan ba? Parang hindi yata ah. Ah, tinumaan yata. Tinumaan siya sa dating tama. Ito, lagyan lang natin. Walang ano, makita kung tinamaan ba o hindi eh. Parang yung sa dating tama, doon din pumasok yung bala eh. Kalyado na naman yung kamay ng shooter. Dali lang approximately ha. Wala kasi laman yung ano natin. Konti lang yung inilalagay kong ano niya. Konti lang yung inilalagay kong ano niya, bala. Yan, approximately. Yun lang yung laman niya, konti oh. Kita nyo. So, tatarbit ako ulit. 1, 2, 3. Pagdagan natin, 4. Apat na pump, mga ka-approximately. Tapol, mga ka-approximately, lumakas. Pagilit ang pumpok natin, pero hindi tumagos yung bala. Parang dalawa na yata sila sa loob. At tatlo na. Bali, ito yung tama. Ngayon, sa taas. Parang hindi yata tumagos. Silipin natin kung tumagos ha. Hindi nga tumagos. Dalawa na yung bala ko sa loob, mga ka-approximately. Hindi nga tumagos. Dito tayo tatarget niya yung ka-approximately. Isa lang yung butas niya dyan sa may letter. Dito sa parte na to, letter A. Isa lang yung butas niya dyan. Dyan ako tatarget niya yan. Nalalaman natin kung tatagos siya. Dinagdagan ko yung pump, bali 6 na pump, mga ka-approximately. Nanginginig ako. Nanginginig. Hindi ko
masentro. Nanginginig. O, yun yung tama niya, mga approximately. Sa bandang A, di ba? Tapos, hindi ko alam kung tumagos siya. Tignan natin kung ilan yung bala sa loob. Hindi tumagos ka approximately. Tatlo na silang bala rito na nasa loob. So, pero, saan yung tama? Yung possible na exit point niya. Sa, ito yung possible exit point niya, mga ka-approximately. Ayan, bumukol siya dyan, oh. Dito siya tumama. Ditong possible exit point niya sa taas, bumukol dyan. Kasi dito, wala naman ibang binukulan na. Ito yung kanina, yung lalabas sana yung bala. Hindi rin nakalabas. Ah, ito yung isa. Dito, ayan, exit point yan. Kasi pambukol nga, palabas. Ah, ito, dito. Patagilid, mga ka-approximately. Dito pala ang ano niya. Exit point. Dito siya tumama, dito sana siya lalabas. Kasi wala naman to kanina eh. Ayan, oh. Ito yung isa. Ito yung kanina, yung unang bala na hindi lumabas. Dito sana yung exit point niya. So, ayan yun. Ito yung testing ko kanina, yung unang-una kong tira na hindi ko pa binidyohan. Ayan, dyan yung exit point. Ayan, oh. Bukang-buka yung lata, mga ka-approximately. Yung entry point niya is dito. Ito yung entry point, ito yung exit point. Ayan, diretsyong-diretsyo. Natin sa ilalim ng approximately. Anim na pump. Yun. Pull. Ah, hindi siya tumagos, mga ka-approximately. Hindi bumaon, hindi tumagos. Hindi bumaon. Ayan. Matigas pala itong ilalim na ito, mga ka-approximately. So, hanggang dito na lang, mga ka-approximately. So, ayun, ito yung bagong gawa ko, 40mm yung chamber. Tapos ano siya, high power voltage module. Yung ano niya, konti lang yung inilalagay ko na alcohol niya. Hindi pa siya tapos, nakatali pa rin siya ng goma, hindi ko pa siya dinidikitan. Nilagyan ko na ang support at tornilyo. Wala, independent na po, flat PVC lang ang ginamit ko. So, salamat sa panonood, mga ka-approximately. Napadaan, please like, share, and subscribe. Support my channel. Hit the notification bell para updated sa mga next video ko. So, hanggang dito na lang. God bless all, mga ka-approximately.